morning mga kadiskarte. Isa na namang napakagandang araw para sa fishing. So, ngayon mga kadiskarte, papakita ko sa inyo yung full setup ng ating coco rig. Kasi marami lang nagkakagusto at nagkaka-interest sa ating setup. Isa na dyan si kabayan na si Mike Fishing ng Palawan. So request niya na ipakita natin yung kabuuan setup ng coco rig. So ngayong araw, tama-tama. Ayan, maraming isdang nahuli mga fisherman. So umpisa na natin. So ito ang gamit natin. Gamit natin na isa Shimano 12 foot. So gagamit lang tayo na lagi ng 12 foot na fishing rod para malayo nating maibato yung ating coco rig. Yan, and then make sure na 10 to 12 kilo yung mabibili yung fishing rod para ano't ano man ang mahuli yung mabigat na isda eh mabubuhat natin. Yan, 12 foot yan mga kadiskarte. Mahaba yan, 12 foot. Kasi ang gamit natin na reel, ayan yung Daiwa na BG5000. Ayan, Daiwa BG5000. Yung gamit natin na braid, made in Japan, 80 pounds. So ayan ang mga gamit natin sa coco rig. So i-set up na natin mga kadiskarte baka tayo mahuli. Nagkakahilahan na sila ron. So set up lang natin. Pares lang na pag-set up ng mga fishing rod. Ayan. Pero ang gamit lang natin dito kasi nasa abo pa tayo, nasa batuhan, kaya kailangan natin ng mahaba. So ang ganda, pagka mahaba, malayo rin natin maibabato ating coco rig. So ayan mga kadiskarte, naisunod na natin lahat. Punin na natin yung ating coco rig. So ito yung coco rig natin na ginamit natin ng nakaraan. Yung ginagamit kong floater is glitters, kaso naubos na eh, naputol, kaya gagamit lang tayo ng ordinary. Kahit naman ordinary, ubra pa rin siya. So ayan, kabuhul-buhul ng mga diskarte. Hindi natin naayos yung paglalagay ng pagbabalik. Yung mga kadiskarte din, kumabatak na yung mga fisherman natin. Sana isa tayo sa babatak maya maya pagka-set up natin ito. So ayan, shout out kay Mike Fishing ng Palawan. So ni-request niya to. Tama-tama at maganda pa na kung makapag-fishing tayo. So yan, ito na yung setup natin. Ayan. Ayan, meron tayong swivel, beads, tas 100 pounds itong line natin para sa floater, sinker, beads uli, saka swivel. Tas ang line natin para sa plastic lure, mga 2 meters. Meters ang haba. So ayan yung gagamitin natin ngayon, orange. Orange sa plastic lure. So ayan mga kadiskarte, ikukunik lang natin to sa main line. Wala, naputol. Sobra ng hila.
yung mga kadiskarte. Ay, kapit ko na siya. So, lagi lang natin pupulin yung pinaka-excess niya para hindi sasabit-sabit sa line. Yan, ganyan ang style niya. So, huwag natin kalilimutan kasi nasa aboka tayo rock fishing. Kailangan natin ng spike sa sapatos. Lang natin lagi magsuot nito kasi delikado madulas. Bibili niyo to sa eBay. Spike. At huwag kalilimutan ang life jacket. Para yan, safety sa pag-fishing natin. Hindi natin alam anong mangyayari. Kaya dapat lagi natin suot ang ating life vest. Kahit magaling tayong lumangoy, pag nauntog ka sa bato, wala na. Lulubog ka rin. Kaya kailangan mo ng life jacket. So ayan mga kadiskarte, umpisa na natin ang batuhan. At pakikita ko sa inyo kung paano natin gagamitin ang kokorig. Ayan yung squid lure natin. Ayan yung floater. Ganun kahaba. O ayan, ready na tayo. Punta na tayo dun sa pwesto natin. Morning! Nakarami na? Ay, good morning kuya, musta? Marami ba kumakagat kuya? Ah, boundary na. So naka-boundary na kababayan natin si Sam. Aga pa. Nakasampu na siya. Ayan na, may humabol na. May humabol ba yon? O lure yata ni kuya yon. Umaga pala silang dumating. Unang kagat sa umaga. Ayan na. Ayan na. Ayaw umangat. Mabigat. Yun na. Lumipad. Unang kagat. Ayan na, unang kagat, Mike Fishing. Ayan na yung ating setup ng squid lure. Ayan na, malaki-laki siya. So ayan, gawa lang tayo ng, mayroon lang tayo saksukan dyan. Para hindi nagagaskas yung reel. So, ayan. Ayan na, natanggal na. Ito yung ating unang huli ngayong araw. Ayan. Ngayon nakaboundary na si Kuya Sam. Maaga pa lang. Ang liit ah. Ah, makarel. Abunito. Come on, mate. Green bonito. Ah. Oh, there's a small fish here. Maybe from bonito.
Did you catch any, mate? Not yet? Ah, the silver one. Boundary ka na, Kuya Sam, ah. Sampu na. Ano oras ka dumating? Ah. Ay, baby, ah. Baby bonito. Pwede na yan. Liit. Maliliit. Woohoo! Maliliit ang bonito ngayong araw, ah. Ayan na, medyo malaki, medyo malaki. Aba, medyo malaki. Ayan na, medyo malaki na yung bonito. Ayan, kadalaw si Pwesa mo. Ang laki-laki ng konti na ngayon. Yun, oh. Sana oil. Yun. Pangilan na ba? Pang-anim na. Apat na lang. Tampito. Yeah. Hmm. Ay, nandihi. Ito? Hmm. Panigganin na lang. Ayan, nagka-twisted kami ni kabayan. Pangalan mo, Brad? Manuel. Manuel. Nagka-twisted kami. Kasama sa laro yan, eh. Okay. Nakahuli ka na ba, Manuel? Uy, nakarating ko lang. Yeah. Salamat. Ayun na si Kabayo Manuelo. Hello. Hello. Ayun ang bago natin tropa, si Manuel. Sa YouTube, sa Facebook. Facebook. Ah, Facebook, YouTube. Yeah. Mukhang malaki, ah. Yeah. Oh. Sa video mo.
yata. Photo na yata. Baby fish. Wala ka pang huli? Ihuli muna kita bago umuwi. Kota na. Nakakota na. Takas na tayo mga kadiskarte. Mawala na yung bonito. Pero nakasyam tayo ngayong araw. Gamit yung ating setup na Magic Squid Lure. Ayan yung setup natin na ginamit. So, maglinis muna tayo mga kadiskarte. Na naman si Brad oh. Ilan Brad? 16 lang yung muli namin. Oh, dalawa kayo. Nakahabol ako sa kota. Ay, hindi naman kota. Nakasyam. Kanina umaga, dilis na dyan, pero nag-lotail ako eh, live bait. Ah, nag-live bait ka. Kanina akong nag-ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakasyam. Anim. Ito, walo siyam. Yeah, dalawang maliit. Pero sabi nila mas masarap daw itong maliit, mas malasa. Try natin. Okay, sarado na natin ang bucket. Umpisa ng umulan, pero at least nakasyam tayo kahit pa. Una na ako, Manuel. Good luck na lang. Sana yung makadali ka. Oh, gift ko para sa'yo. Salamat. Oh, dito lang yan, Maza. Dito lang ako. Dito lang ako. Oh, tadiskarte yung Pinoy. Sige, Brad. Bukas lang. Bukas siya upload. Ah, magad, babay ka na. Nakaan. Bye. Nag-discarting Pinoy. Ah, sige, Brad. Ah, sige, sige, Brad. Salamat. Okay. Ah, inulan tayo mga kadiskarte. Umulan na. Pero diyan nagtatapos ang ating fishing. So, sa request ni ating bagong tropa na taga Palawan na si Mike Fishing. Brad, ito na yung request mo na ipakita natin kung gaano ka-effective yung setup ng squid lure. So, hindi naman tayo pinahiya ng squid lure. Nakasyam tayo kahit kulang na isa, pero talaga effective pagka nandyan talaga ang mga isda. Binito. So, sa susunod na biyahe natin sa fishing, mga kadiskarte, ito ang inyong kadiskarteng Pinoy. Salamat! Ayan na, medyo malaki, medyo malaki. Aba, medyo malaki. Yan na, medyo malaki na yung bonito.